Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Unang mensahe ni Cancer ay nature. Ayan, sabi rito, sometimes all you need is to go outside, breathe the fresh air to remember who you are and where you want to be. So feeling ko dito, Cancer, matagal ng panahon siguro na hindi man lang kayo nakakapag-spend time with nature, hindi kayo nakakapag-enjoy ng nature outside, no? At saka siguro dahil busy kayo lagi, no? Maybe you are so focused on work, family, obligasyon, trabaho, yung mga ganon, no? Responsibilidad sa pamilya, at hindi na kayo nagkakaroon ng time para sa sarili ninyo, no? Na makapag-spend time by yourself man lang para nang sa gayon eh makapag nilay-nilay, makapag muni-muni, yung ganon ba, no? At maaring hindi rin kayo nakakalabas madalas, no, ng bahay. Siguro work from home ang iba sa inyo, no, kaya most likely confined lang talaga kayo sa bahay most of the time. Kaya inimbitahan kayo dito na minsan kailangan nyo din na lumabas ng bahay, kailangan nyo din na mag-spend time with nature kayo, mag nasa gayon makasagap man lang kayo, makalanghap man lang kayo ng fresh air, hindi ba? Maaari din kasi na ang iba sa inyo dito, Cancer, siguro yung isip ninyo fragmented, alam mo yun, you're all over the place, kasi siguro you have too much on your plate, dami ninyong kailangang pagtuunan ng pansin, maaaring marami kayong obligasyon, responsibilidad, kumbaga you have too much on your plate, kaya minsan, naguguluhan na din siguro kayo or hindi nyo na malaman dito kung ano na yung ipaprioritize ninyo, no? So, sanctuary, yan, embrace the need for solitude na banggit ko pa lang kanina, no, yung solitude, and here you go. Embrace the need for solitude, your inner sanctuary calls you, renew yourself and thrive, Cancer, yun na nga. Kakasabi ko lang ng mga bagay na to, no, na kailangan mong bigyan din ang sarili mo ng panahon, oras para din na makapag you can go back to your core, kumbaga maibalik ninyo ang balanse sa buhay ninyo, makapag-focus kayong muli, makapag-concentrate kayong muli. Okay? So this is what you really need right now, Cancer. Mag-solitude, no? You need to renew yourself. Kailangan mo na mag-connect muli sa sarili ninyo, sa soul ninyo. Diba minsan, kapag sobra tayong busy, kapag sobrang marami tayong inaasikaso, minsan, nararamdaman natin, ano, kapag mag-isa na lang tayo, nararamdaman natin na parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang na-detach na ako sa soul ko. Diba? May mga ganong sitwasyon ng iba sa atin. At saka, maaring ganun din ang ganap, no, ng iba sa inyo sa ngayon, Cancer. Kaya, inner sanctuary is calling you to for solitude, stillness. Put yourself, no, in solitude para nang sa gayon makapag-connect kayong muli sa sarili ninyo. Marinig ninyong muli ang soul ninyo, okay? You have strength, you have courage, you can endure, find your center and spiral into your power. Ayan, you really need to go back to your center, no? Para nang sa gayon magising din, no, ang katawan ninyo doon sa siguro inner power ninyo, na maaring pati yung inner power ninyo nakakaligtaan nyo na meron pala kayong ganun, ano? Maaring ang iba sa inyo dito, Cancer, meron sitwasyon na kailangan nyo din na magpakatatag kayo. Maaring may sitwasyon na kailangan ninyong tibayan ang inyong loob, gisingin ninyo ang inyong inner strength and courage para nang sa gayon maharap ninyo ng squarely kung ano man ang problema, ano man ang mga difficult situation na kinakaharap ninyo sa ngayon, at ma-address ninyo ang dapat ma-address. So tingnan natin kung ano pa ang kaganapan dito for Cancer. We have open. Ayan. So, feeling ko dito, open yourself ito, no? Open yourself para sa
pagninilay-nilay, sa pag-retreat, sa pag-introspect. Kasi parang sobra kayong, yung parang balut na balut kayo ngayon ng responsibilidad, obligasyon, trabaho. Parang nandun na lang siguro umiikot ang buhay ninyo, paghahanap buhay, diba? Pag-aasikaso ng pamilya. Pero yung sarili ninyo, parang nakakaligtaan nyo na. Kaya parang ang napipick up ko dito, be open to connecting with yourself once again. Okay? Buksan ninyo din ang inyong isip, buksan ninyo ang inyong mga mata, tignan ninyo ang inyong paligid. Kasi baka parang ang iba siguro sa inyo ngayon, hindi nyo na ngayon, parang hindi nyo na talaga kilala ang sarili ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have expansion. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Cancer, maaaring mayroong mga opportunities dito na kumakatok sa inyo para naman sa pag-expand, para naman sa pag-grow, sa pag-thrive, yung ganon, ano? Or maybe, may mga opportunities dito para sa financial opportunities, no? Maaring mayroong mga offer sa inyo dito ng bagong pagkakakitaan, investment, bagong source of income or additional source of income, maaring mga ganon. At yung open card na to, maaring that is related also dito, no? Baka kasi yung mga opportunities na to for expansion could require you to come out of your comfort zone. Kaya maaring ito din ang imbitasyon sa inyo na maging bukas din kayo para doon sa pagsubok, no? Doon sa mga bagong sitwasyon, sa mga bagong experiences, or dito sa mga opportunities na to na hindi pa ninyo ever nagagawa. Kasi maaring ito na yung magiging susi, diba? Magiging susi para sa pag-expand ninyo, para sa pagtatagumpay ninyo. Okay? So, what else? We have clarity. Ayan. Meron ng kalinawan ang inyong isipan, which is really good. Kasi malamang, no, ang iba sa inyo dito is really going to do some kind of introspection, reflection, meditation, yung mga ganon. Yung siguro makakabalik na rin kayo sa sentro. Makakabalik na kayo doon sa focus, no? Kaya magkakaroon na din kayo ng clarity of mind. So, which is really good, di ba? Tignan natin kung ano pa ang ganap. We have 8 of boons. Ayan. So, most likely, merong opportunities talaga dito para sa inyo na maghahatid sa inyo ng kaperahan, no? Maghahatid sa inyo ng bagong trabaho, magbibigay sa inyo ng pagkakataon para ma-promote kayo sa inyong trabaho, or maaring magkaroon kayo ng opportunity for a new career path. So, maaring mga ganong sitwasyon dito ang dadating sa inyo. So, we also have the Green Mother. Ayan. So, speaking of kaperahan, aspeto, no, siswertehen talaga kayo sa ngayon, no? Merong prosperity and abundance energy dito sa inyo. At saka, hindi lang yon, pati din yung pangangalaga din siguro sa inyong sarili. Maring yan din ang isa sa mga pagpo-focusan na ninyo sa ngayon. Maring isa yan sa mga magiging realizations ng karamihan sa inyo, Cancer, sa ngayon, na pangalagaan na muli ang sarili ninyo. Kasi nga, siguro sobrang busy kayo lagi sa iba't ibang bagay, no? But yourself. Kaya siguro ngayon, there could be realizations na, oo nga, bigyan ko nga ng panahon din ang sarili ko. Other than trabaho, other than pamilya, love life, yung ganon, no? So, maybe nandoon din kayo ngayon. At saka, ano din ito, no? This is a new beginning energy. Because this is creation energy. So, most likely, ang iba talaga sa inyo dito, merong opportunity na makapagsimula ng bagong chapter sa buhay ninyo na related siguro sa healthcare regimen ninyo, pangangalaga ng inyong katawan, pangangalaga ng environment, or pangkaperahang aspeto. So, we have the Lover's energy. Maaring ang iba sa inyo dito definitely going to start a new relationship, no? Kasi Lovers is also very good in terms of love and romantic relationships. So, maybe ang iba sa inyo, eto, yung sisimulan ninyong bagong chapter related sa relasyon.
Maaaring ang iba sa inyo, papasok na sa bagong love and romantic relationship, baka merong bagong manliligaw or bagong nililigawan, or maaaring nandun na kayo sa relationship at leveling up na yung ngayon yung pinag-uusapan ninyo at ng inyong person. So, congrats. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.